purihin ng Diyos. Mapagpalang, isang mapagpalang araw po ang pagbati ko sa lahat po ng nakikisa sa aking pagsasagawa ng live streaming. At ito po ay naglalayo na patuloy na ihatid ang mahalagang mensahe mula sa salita ng Diyos na tinatawag nating Bread of Life o ang pagkain ng buhay. So saan man kayo naroon ngayon, inaabot po kayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita at sa pamamagitan ng kanyang lingkod na walang iba kung hindi ang inyong lingkod, si Evangelist Rodrigo Bacos. Saan man panig kayo ng mundo, sa Amerika, sa Korea, sa New Zealand, at may tagapakinig pa rin po tayo sa Singapore, at mayroon din po tayong naging tagapakinig po sa Ontario, Canada. Nag-message din po sila sa akin na sila po ay nakakapanood ng ating live streaming. At salamat sa Panginoon sapagkat dito po sa Pilipinas, sa iba't ibang dako po ng ating bansa ay marami na po ang sumusubaybay sa atin pong ginagawang live streaming para po ihatid ang mahalagang mensahe mula sa salita ng Panginoon. So ngayong umaga, una ko pong nakita na nasa screen po natin si Sister Joralyn Bacolod. Siya po ay taga Mindanao pero alam ko po nandito po siya sa Manila. Si Sister Merlita Tolentino, good morning. Sa iba pang mga nakikisa sa programang ito na nais nating ang mga tao po ay laging dalhan ng mabuting balita. Araw-araw ay makapagpakain ng salita ng Diyos. Kasi maraming tao po ngayon ay gutom na gutom. Hindi po sa pagkaing material, kung hindi sa pagkaing espiritual. Ang dahilan nga po ay close ang ating mga church at yung ating sinasagawang Sunday service ay nakakalungkot po na hindi po natin ito na isasagawa sa dahilan tayo po ay naka-lockdown. Ngayon po ay araw ng Linggo. So marami po siguro yung nandyan na lang sa kanilang mga tahanan. Pero mayroon namang mga church na nag-o-open din ng kanilang service o mayroon din po silang mga church service. Kaya lang po may mga distansya. Saan man kayo naroon ngayon sa inyong tahanan, nasa kwarto man kayo, nasa opisina man, nasa kusina, saan mang lugar kayo naroon ngayon, samahan niyo po ako sa ating pagsasagawa ng live streaming na kung saan tayo po ay sama-samang mag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ang pagkain ng ating buhay espiritual. So, ngayon po ay nais ko pong i-encourage kayong lahat na kung kayo may Biblia, hawakan niyo ang inyong mga Biblia at kayo po ay makipagbuka sa akin sa atin pong paksang pag-uusapan ngayon. Nasa topic pa rin po tayo ng lockdown. So tuloy-tuloy po ito, nakakalimang session na po tayo na daily po yung ginagawa nating pangangaral. Ang topic po natin ay lagi pong related sa lockdown kasi ito po yung sitwasyon natin ngayon. Tayo po ay naka-lockdown. So, kahapon ng umaga ay aking senior yung lockdown na nangyari sa buhay ni Prophet Elijah. At ngayon naman ay lockdown po na nangyari sa buhay ni Propeta Daniel. So ang ganda po ng ating topic ngayon about sa karanasan ni Daniel, paano siya sinamahan ng Diyos doon sa lockdown na nangyari sa buhay niya. Kung kayo may mga Biblia, ay atin pong tunghayan at basahin po ang aklat po ng Daniel, chapter 6. Chapter 6 ng aklat ng Daniel. So mahaba-haba po ito, all chapter na po yung basahin natin hanggang 28. Sa sali ng mabuting balita, ganito po ang ating mababasa. Si Haring Dario ay humirang ng 120 gobernador at itinalaga niya sa buong kaharian. Pinili naman niya si Daniel at 2 pa katao upang mamahala sa mga gobernador
at mga laga sa mga kapakanan ng hari. Si Daniel ang naging pangunahin sa tatlong tagapamahala at sa mga gobernador dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang mga gobernador ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makita sapagkat laging tapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Kaya't sinabi nila, wala tayong maibibintang sa kanyang maliban sa kanyang relihiyon. Verse 6, nagkaisa silang humarap sa hari, sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga gobernador, katulong na gobernador at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. Mabuti po'y ipag-utos ninyo sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis sa kulungan ng mga leon. Verse 8, kaya mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas sa Media at Persia. Batas na di mababago kailanman. Verse 8. Verse 9. Sa gayon nga ang ginawa ni Haring Dario, nang malaman ni Daniel na ang gayong kautusan ay nalagdaanan ng hari, siya'y umuwi. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan at sa tapat ng bintanang nakaharap sa Jerusalem ay lumuhod siya at nanalangin sa Diyos 3 beses maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Verse 11, ngunit binantayan pala siya ng kanyang mga kaaway nang makita siyang nananalangin. Dali-dali siyang isinumbong ng hari o sinumbong sa hari. Ang sabi nila, hindi po ba't naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagis sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito? Sumagot ang hari, ayon sa kautusan ng Media at Persia, hindi mababago ang kanyang ang nilagdaan ko, sabi ng hari. Verse 13, sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga bihag mula sa Huda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw. Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkagayon, nang magkaroon uli ng pagkakataon, ang mga kaaway ni Daniel lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaaring baguhin ang alinmang kautusan sa Media at Persia. Dahil dito, inutos ni Haring Dario na ihagi si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan. Verse 17, ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga ministro para hindi mabuksan ng sinuman. Doon, nilockdown na siya. Verse 18, ang hari ay umuwi sa palasyo. Magdamag siyang hindi makatulog. Hindi rin tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw. Talatang 19, kinabukasan, maagang nagbangon ang hari, nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na alipin ang Diyos na buhay? Iniligtas ka ba niya sa mga leon? Hallelujah! Verse
21, 22. Sumagot si Daniel, mabuhay ang kanyang kamahalan, hindi po ako na ano, sapagkat ang bibig ng mga leyon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Verse 23, dahil dito labis na nagalak ang hari at ipinahango si Daniel sa kulungan ng mga leyon, nang siya ay maiahon, wala silang nakita kahit bahagyang galos sa katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leyon ay inihagis doon ng hari, pati ang kanilang sambahayan, pati hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, ay nilapa na sila ng mga leyon. Hallelujah! Pagdating sa palasyo, sinulata ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan. Ang anang sulat, sa lahat ng kinauukulan, iniutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay na maghahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay nagliligtas, gumagawa ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. At last verse, at si Daniel ay nanagana sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. Pinagpala ang bahagi ng kasulatang binasa. Samahan niyo ako sa isang maikling panalangin. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Kami po ng aking mga taga-subaybay sa aking live streaming na ito ay sama-sama at nagkakaisa na dumudulog at sa iyo po'y nananalangin upang hingin ang iyong banal na pamamatnubay sa amin pong gagawing pag-aaral sa isang napakahalagang tagpo sa buhay ni Daniel nung ipinahintulot mo na siya ay malockdown sa kuweba na nandoon ang mga leyon. Mahal na Diyos, buksan po ninyo ang puso at kaisipan ng lahat ng narito. Buksan niyo ang kanilang paningin espiritual para makita nila ang liwanag ng mabuting balita na nais mong iparating sa kanila sa umagang ito. Mangusap po kayo sa aking mga labi sa ikapagpapala ng aking mga tagapakinig at dalangin ko, Panginoon, palakasin mo, patatagin mo ang buhay pananampalataya ng lahat ng aking mga tagapakinig at loobin mo, Panginoon, na ito po ay maging daan na sa panahon na kami ay nakakaranas din ng lockdown ay magkaroon kami ng kalakasan ng loob, katatagan ng pananampalataya at lagi kaming umasa hindi sa aming sariling paraan, kung hindi sa iyong kaparaanan. Lagi kaming umasa sa iyong himala, sapagkat ang lahat ng tao na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, kailanman, Panginoon, hindi mo pinababayaan, hindi mo binibigo, at sinabi mo na ang sino mang magtiwala sa iyo, Panginoon, kailanman ay hindi mabibigo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako at salita. Patnubayan po ninyong inyong lingkod sa paghahayag ng mensahe sa kwento at buhay ng iyong lingkod na si Propeta Daniel. Basbasan niyo po ang aking mga tagapakinig na maglaan sila ng isang oras para po sa pag-aaral na ito. Pagpalain niyo po kami at samahan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So may tagapakinig po tayo sa New Zealand, si Sister Lourdes. At ngayon po, nandyan din po Sister Elsie na nakasubaybay din po. At dumarami na po ang ating tagapakinig sa iba-iba pa pong bansa at dito po sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya sama-sama tayo ngayon. Ngayon ay araw ng Linggo. Talagang ito ay araw na inilalaan natin para tayo ay umupo at makinig ng salita ng Diyos na siyang pagkain ng ating buhay espiritual. So mga iniibig ko, mga kapatid, simulan na po natin ang pagtalakay sa bahagi ng kasulatang ating binasa sa kwento po ng buhay ni Daniel. Alam po ninyo, kung aaralin natin ang background sa buhay po ni Daniel, 606 BC, ipinahintulot po ng Diyos na ang mga Israelites ay mabihag panahon ng tinatawag na Babylonian Empire. Nasakop sila, lalo na po yung Huda, yung Jerusalem, ay lahat ng mga kagamitan doon, lalo na yung mga kagamitan sa pagsamba, lahat po yan ay
kinuha ni Haring Nabucodonosor. At ang mga mamamayan po doon ay dinalang bihag doon po sa Babylonia. Sa mga bihag na yan ay nagpapili po siya ng 4 na lalaki na kabataan, inalagaan, pinalaki, dinamtan. At isa si Daniel doon sa 4 na yon. So, ito po si Daniel ay siya po ay kilala bilang isang napakatalinong tao. Siya po ang nag-interpret ng mga panaginip ni Haring Nabucodonosor. At ang paghahari po ni Haring Nabucodonosor ay halos pati sa anak niya po, si Belshazzar, ay yan po ay halos 100 years. So pagkatapos pong namatay po si Haring Belshazzar na anak ni Haring Nabucodonosor, ang pumalit po dyan ay si Haring Dario. So, ito po kasing kwentong ito ay 500 BC o bago dumating si Kristo, 500 taon po ang nakalipas. Kasi po, 4 na kilalang imperyo po ang sumakop bago po yung hanggang sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, Grecian Empire, at yung ika-4 na imperyo ay yung tinatawag na Roman Empire. Yung pinag-uusapan natin ay yung tinatawag na Persian Empire, Medo-Persian Empire. At ang hari po doon ay si Haring Dario. So si Haring Dario ay isa sa masasabi natin na hindi bastang hari, talagang makapangyari ang hari. At ang kanya pong hinirang na mga gobernador, ang sabi po ng Biblia ang ating binasa, sa nasasakupan ng kanyang kaharian ay 120. At dahil si Daniel ay kilala bilang isang matalinong tao, ito po ang napakaganda. Alam ko po na ang haring ito ay may pagsusuri na ginawa. Mula doon sa mga naunang hari, na si Haring Nabucodonosor at si Belshazzar, ako po'y naniwala na alam niya na ito si Daniel ay napakatalinong tao. Kaya nung masakop niya ang Babylonia at siya po ay naghari, sa mga pinili niya, bukod tangi si Daniel yung binigyan niya ng matinding pabor. Sapagkat ang sabi ng Biblia na ating binasa, ginawa pa siyang leader ng 120 na gobernador. So, ibig sabihin, kung sa panahon ni Joseph, halos pangalawa po siya doon sa hari. Di ba, panahon ni Joseph, ang pinakahari ay yung paraon. Nung siya po ay hirangin na maging gobernador, ginawa siyang pangalawa sa hari. Sa bahagi din po ng kasulatang binasa natin, si Daniel din po, nung panahon ni Haring Dario, 500 BC, mahigit na pong 2,500 na taon ang nakakalipas, siya ang pinili na pangalawa sa kanya. At dahil doon, nagkaroon ng inggit ang ilang mga gobernador na kasama niya. At dahil sa inggit, nagkaroon sila ng maitim na balakin o plano. Ang plano po ay pabagsakin si Daniel. Kaya binabantayan niya ang lahat ng mga pagkilos, lahat ng ginagawa ni Daniel. Pero wala silang matagpuan na anumang rimalaso o mga pagkakamali o kapalpakan sa buhay ni Daniel. Kaya nag-usap-usap ang ilang mga gobernador na ito na may inggit kay Daniel. At sabi nila, wala tayong maipinta sa taong ito. Aba, lahat ng ginagawa niya maganda. So, mag-isip tayo ng paraan. At ang kanilang naisip na paraan para mapabagsak si Daniel, sabi niya, sa kanyang reliyon. Sapagkat kilala si Daniel bilang isang reliyoso. Pag sinabi pong reliyoso, ito ay gumagawa ng mga gawaing para sa Diyos. So, panatiko siya sa kanyang pananampalataya sa Diyos. At nakita ng mga gobernador na ito, si Daniel ay prayerful.
mapanalanginin si Daniel. Kaya ang sabi na, ito yung strategy magandang gawin natin. Himuki natin ang Haring Dario na magpatupad ng isang kautusan na sa loob ng isang buwan ay walang mananalangin o sasamba sa Diyos maliban sa Kanya. Siya lang ang libre. Ay ba yung mga gobernador, palibasa, alam mo naman ang hari, nakikinig din sa nakararami. So lumapit ang mga nakararaming mga gobernador sa kanya at ganun ang iminungkahi. At sa panukalang ito ng mga gobernador na may inggit kay Daniel, ay kanila pong napapayag, nahimok, nakumbinsi si Haring Dario na ipatupad ang naturang batas, ipatupad ang alituntunin na sa loob ng isang buwan, walang mananalangin maliban sa kanya, sa sinumang Diyos. At ito po ay tinatakan. Alam niyo yung hari noon pag nagsagawa ng isang panukala, inaprubahan ng isang batas, tinatatakan niya ng sinsin. So, tinatakan. Ibig sabihin, approve. Kumbaga sa panahon natin ito, pinirmahan na. At nakarating kay Daniel na ang naturang alituntunin ay pirmado na. Ibig sabihin, wala na siyang magagawa. Pero tingnan po ninyo, kung babasahin po ninyo ang istorya, parang hindi siya affected kahit ibinaba na yung alituntunin na yun o batas na yun. Kung ano yung dati niyang ginagawa, ginawa pa rin niya. Sabi doon, ang bahay ni Daniel na tinitirahan ay mayroong rooftop sa gawing itaas. Kumbaga po sa ibang mga lugar ay mayroong tinabaw o bintaas, second floor. At nandun ang kanyang prayer room. At ginawa niya, sa halip na siya ay huminto, dahil may batas nga na bawal manalangin, abay nanalangin pa siya tatlong beses na yun ang talagang ginagawa niya. Umaga, tanghali, hapon, pray ng pray si Daniel. Aba, ang mga gumawa ng bitag kay Daniel o naghangad na siya ay ipahamak ay nakita siya. E siguro kahit walang kamera noon, pag sinabi ng mga gobernador, pinaniniwalaan ng hari at totoo naman. Kasi ngayon, pag nakita ka, kailangan videohan eh. May ipakita ka na ebidensya na ikaw ay mayroong ginagawang ganito. E si Daniel po, nakita nila na talagang prayerful. Umaga, tanghali, hapon, nananalangin. At sila po'y nagkaisa na sumumbong sa hari. At sinabi, di ba mahal na hari? Ikaw ay may ipinatupad na batas na iyong nilagdaan na ang sino mang mananalangin sa Diyos sa loob ng 30 araw na iyong pinagbawal, pag mayroong nanalangin ay papatawan ng mabigat na parusa. Alam po ninyo ang parusa? Ihahagis sa kulungan ng leon. Ipakakain sa leon. So, ibig sabihin, itong mga nagplanong ito ay hindi sila nag-isip ng ordinaryong kamatayan, kundi ang gusto nila, si Daniel ay kainin ng leon. Aba, ay nag-isip yung hari, sapagkat kilala niya, napakatalinong tao nito. Ito'y kapakipakinabang sa kanyang kaharian. Nalungkot siya. At halos kahit na nilagdaan niya ang batas na yun, ay halos ayaw niyang ipatupad. Pero naging makulit ang mga gobernador. Aba, ay pirmado ka na dyan. Nilagdaan mo na yan. Hindi mo pwedeng baliin yan. Sabi ng hari, ang batas na ipinatupad ko ay ipapatupad. Ibig sabihin, gagawin ko yan. Kaya nga, pag binasa po ninyo ang bahagi ng kasulatan dito po sa 14, 15, 16, sa chapter 6 ng Aklat ng Daniel, ang sabi po dito, nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong iniisip kung paano maililigtas si Daniel. So ayaw niya talaga, hanggat maaari ayaw niyang maihagis sa leon.
Nang magkaroon uli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, "Alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaaring baguhin ang alinmang kautusan sa Media at Persia." Verse 16, ayan na po, inimplement na. Dahil dito iniutos ni Haring Dario na ihagi si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi ni Rito, "Naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan." Hallelujah. Glory to God. So, maging yung hari naniniwala sa Diyos, sa Diyos ni Daniel na may kakayanang iligtas siya. Sa madalit salita, si Daniel po ay inihagis sa loob ng kuweba na may mababangis na leon. Ito po ang matindi. Dito ko po hinango yung lockdown. Nilockdown siya. Ang pintuan, verse 17, chapter 7, verse 17, ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang ministro para hindi mabuksan ng sinuman. Yan, lockdown na ngayon si Daniel sa loob ng kulungan ng leon. At ang sabi po ng kasulatan, kung ating itutuloy-tuloy yung pagbasa at binasa naman po natin kanina, nagdalamhati ang hari. Nakaramdam ng matinding lungkot. Hindi siya kumain. Ayaw niya magpakausap. Ipinagluksa na niya ngayon si Daniel. Sapagkat ang kanyang kalooban ay talagang mayroon siyang pagkikare, mayroon siyang pag-alala, mayroon siyang malasakit kay Daniel. Ayaw nga niya itong mamatay. Pero dahil napasubo siya doon sa mungkahin ng kanyang mga gobernador, masakit man sa loob niya, ipinatapon si Daniel ngayon sa loob ng kulungan ng mga leon. Pero ito po ang napakagandang balita, mga iniibig kong mga kapatid. Ito ang napakagandang balita. Aba, ang Diyos ay nagsugo daw po ng angel ayon kay Daniel. At yung angel ay tinakpan, hinawakan yung mga bibig ng leon. At yung katakawan ng mga leon na kumain, lumapa ng sino mang ihuhulog doon, nawala. Wala silang appetite. Hindi nila gusto kainin si Daniel. Ano pong nangyari? Aba, ay si Daniel po'y natulog nakasama ng mga leon doon sa loob ng kuweba. Alam mo naman nyo, ang leon, ang gaganda po ng mga balahibo niyan. Eh siguro ho, eh ginawa pa niyang unan yung mga leon. Ginawa pa niyang unan yung mga leon. At siya po ay magdamag nakasama ng mga leon. At ang magandang balita doon, hanggang kinaumagahan, hindi siya kinain ng leon. Hallelujah! So yung iniisip na kamatayan at kapahamakan nung mga gobernador na gusto nilang mangyari kay Daniel, hindi po nangyari. Dahil po, nakialam ang Diyos. Yung Diyos na dinadalangin ang araw-gabi ni Daniel, nakialam. Nagsugo ng anghel, tinakpan ang bibig ng mga leon, inalis ang appetite. Kaya po sila, Daniel po, ay nakaligtas sa tiyak na kapahamakan. Mga kapatid, mga iniibig ko, mga minamahal, makita po natin na maagang maaga pa, sabi po sa istorya, ang hari po ay pumunta na po doon sa kulungan. At siya po ay marahang nagsalita. Kasi po, galing siya sa pagluluksa na kay Daniel. Eh. At anong sabi niya? "Daniel, lingkod ng kataas-taasang Diyos, ikaw ba ay buhay pa o ikaw ba'y nakaligtas?" Aba, si Daniel po ay bigla pong sumagot. Nagulantang ang hari. Buhay si Daniel! Hindi kinain ang leon. "Mahal na hari, narito po ako. Ako po ay iniligtas ng aking Diyos. Nagsugo siya ng anghel para takpan ang mga bibig ng leon. Ibig sabihin, hindi ako pinakialaman." At ang hari po ay kagad nagutos, "Ilabas si Daniel sa loob ng kuweba." At siya po ay nailabas, binuksan ang kuweba at si Daniel po ay lumabas. At pagkatapos yung mga gobernador na may kinalaman sa kanya pong naging
kapahamakan o nagawa ng plano ng kapahamakan, ay makikita po natin na sila po ay nahulog sa bitag na kanilang ginawa. Sa madalit salita, yung taong nagbalak ng kapahamakan kay Daniel, gumawa ng bitag o patibong para siya ay ipahamak, sila po ang napahamak. Ang sabi po diyan, hindi lamang sila, kundi buong sambahayan po nila ay inihulog doon sa kulungan ng leon. At lahat po sila ay nangamatay at nilapa ng leon. Sabi nga, hindi pa nga sumasayad eh, pinag-aagawan na ng mga leon. Mga iniibig ko mga kapatid sa inyong lahat na nariyan, na naabot ng tinig na ito. Gusto ko pong sabihin sa inyo, sa buhay po ni Daniel, makikita po natin, kapag ikaw ay naging tapat sa Diyos, kapag ikaw ay prayerful, nagtiwala ka sa Diyos, walang panganib na po pwede pong puminsala sa iyo. Hindi mo aabuting ikay mapahamak. Sapagkat ang pagliligtas ng Diyos, ipararanas niya sa iyo. Gaano man ang mga negative circumstances na dumarating sa ating buhay. Kaibigan ko, kapatid ko, alam po ninyo, ang kaaway ay patuloy na gumagawa ng kaparaanan para po tayo ay mapahamak. Ang diablo po ay laging may plano na tayo po ay ipahamak. Ang mga kampo ni Satanas ay nakapaligid at laging naghahanap ng pagkakataon para po tayo ay mapahamak. Pero maniwala ka kapatid, kaibigan, kung ang Diyos ay iyong pinananaligan at sa Kanya ka nagtitiwala ng lubusan, ang mga tao na gagamitin ng Diablo para ikaw ipahamak, babalik sa kanila yon, sila ang mapapahamak. Iyan yung makikita natin sa kwento sa buhay ni Daniel. Kahit imposible gagawin ng Diyos na posible. Kita po ninyo, pagkabangis-bangis ng leon, ginawang maamo. Pagkabangis-bangis ng leon, ginawang kaibigan ni Daniel habang siya ay nandoon sa loob ng kuweba. Bakit? Eh sa Diyos po walang imposible. Kahit puli yun pala, pwedeng maging maamo. Kaya nga, kung sa buhay mo, may mga leon na nakapaligid dyan, na gusto kang silain, at may mga tao na gusto kang ipahamak, magtiwala ka lang sa Diyos. Sapagkat na nagtitiwala sa Diyos, hindi mabibigo. Puprotektahan ka ng Diyos. Pag-pray mo lang. Sige, pray ka lang ng pray. Lord, itong mga tao na ito nag-iisip ng hindi maganda sa akin, ipinapanalangin ko sila na huwag po ninyong hayaan na magtagumpay sila sa kanilang masamang balakin laban sa akin. Ikaw ang mag-protect sa akin, ikanlong mo ako, itago mo ako sa malabay na paktak ng iyong pag-ibig. Alam po ninyo, yung taong nanganganlong na pakukup-kup sa Diyos, iyan po ay talagang kinakalinga ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga, magtiwala ka lang, anuman yung mga naranasan mong persecution, pag-uusik, mga hindi magagandang sinasabi sa iyo, mga tao na gusto kang ipahamak, mga tao na gusto kang siraan, parehin yung mga gobernador nung panahon ni Daniel. Naghangad ng kapahamakan sa kanya, ibandang huli sila ang napahamak. Bakit? Pag tayo ay nasa panig ng Diyos, walang pwedeng magtagumpay laban sa atin. Ayan po ay nasa Romans 8:31. Kung ang Diyos nasa panig natin, sino ang lalaban sa atin? Sino ang gagapi sa atin? Wala. Hindi sila magtatagumpay. Bakit? Ay kung ang Diyos ang kakampi mo, may-ari ng langit at lupa, may kontrol ng lahat ng bagay sa sandaigdigan, pinakamakapangyarihan sa lahat, sino ang pwedeng gumapi sa iyo? Kaya wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ipangamba kung ikaw ay ipinapahintulot sa hindi magandang sitwasyon, kalagayan, kung ikaw ay naka-lockdown ngayon, sapagkat lahat naman tayo halos apektado ng lockdown na ito, at sa lockdown na yan, tila ba sa palagay mo, yung problema mo, napakahirap magkaroon ng solusyon, tumingin ka magkabi-kabila, wala ka nang malapitan, para kang ikinulong sa loob ng kuweba, para ang kalagayan natin, para tayo mga naka-house arrest. Pero mga iniibig ko mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyong lahat, saan mang sitwasyon, sa anumang kalagayan, kung ang Diyos ay kasama natin,
nananalig tayo sa kanya, patuloy tayong nananalangin sa kanya, tulad ni Daniel, patuloy lang siyang nananalangin. Ako po'y naniniwala, laging may kaparaanan ang Diyos para tayo ay sakluluhan at tulungan. Ba? Nagpadala siya ng angel. Sinamahan si Daniel, tinakpan ang mga bibig ng leon. So kaya rin ng Diyos magsugo ng angel para sa iyong kinalalagyan ngayon na ikaw ay naka-lockdown, ikaw ay tulungan at solusyonan ang iyong problema. So ang problema po kasi doon sa panahon ni Daniel, hindi yung makakain. Ang problema, siya ang gustong ipakain. Ipapakain siya sa mga leon. Pero nabaliktad yung tao na gustong ipakain siya sa leon dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sila ang kinain ng leon. Hallelujah. Ganyan ka makapangyarihan ng Diyos sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Sa lahat ng patuloy na nalangin sa Kanya. Sa lahat ng mga tao na hindi bumibitaw sa Panginoon. Kahit na delikado na, kahit mahirap na ang sitwasyon, hindi sila nag-compromise. Hindi nagko-compromise. Puproteksyonan talaga ng Diyos yan. Eh siguro kung sa ating kapanahunan ito, bibihirang tao yung magiging katulad ni Daniel. Sapagkat utos na ng hari. Alam mo ninyo, yung mga batas natin ngayon, ang bigat eh. Ang bigat ng batas natin, lalo na sa pagsamba sa Panginoon. Nakakalungkot pong isipin, ano? So, maraming tao, nakikita ko nga doon sa mga post sa Facebook, nalungkot sila nung ipasara ang EBS-CBN. Kasi marami po ay babad sa mga teledrama eh. Oh, may tagapanood po tayo na taga Georgia, Sister Simbilain. Salamat sa iyong panunood at pakikisa sa akin itong live streaming. So kamanggagawa po natin yan sa Love of God Global Mission. Purihin ang Diyos. So yun ang gusto kong ipakita sa inyo mga kapatid, na anumang sitwasyon, ang Diyos ay laging nariyan. Hindi niya tayo pinababayaan. Hindi niya tayo iniiwan. Yan ang pangako niya. At ang sino mang nagtitiwala sa kanya, kailanman ay hindi mabibigo. Kaya sige lang tayo, mga kapatid, mga kamanggagawa. Saan mang kayong sulok ng mundo ngayon, yung mga kaibigat, mga kapatiran ko, mga kilala ko, kayo na mga nanonood, nandyan sa Amerika, nandyan sa New Zealand, nandyan sa Singapore, kayo na nandyan sa China, sa Hong Kong, at mga kapatiran, mga kamanggagawa, o kahit wala kayong kinabibilangan na denomination, sa Luzon, Visayas, Mindanao, gusto kong sabihin sa inyong lahat, tularan natin si Daniel, na siya ay talagang naging tapat sa Diyos, na kahit na po mayroong matinding panganib, hindi niya ilalintana ang panganib na yun, kahit may batas na ipapatapon sa kuweba, doon sa kulungan ng mga leon, ang isinumang lalabag sa batas na yan, hindi niya inalintana ang batas na yan, masinunod niya yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Patuloy siyang nanalangin. Patuloy siyang nagtiwala sa ating Panginoon. Kaya, yun po ang nangyari. Iniligtas siya ng Panginoon. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung may mga pangyayari na kung minsan, may mga taong nagpipersecute, may mga taong kumakalaban sa atin, huwag po tayong malungkot. Huwag po tayong magalit. Huwag po tayong manisi ng ibang tao. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Pray lang ng pray ng pray. So, magtiwala po tayo sa Panginoon. Hallelujah. So marami yung mga nalungkot sa pagsara ng EBS-CBN dahil babad sila sa mga teledrama na wala yung mga libangan at pinapanood nila. Pero nung ang simbahan ang pinaklose at wala na mga worship service na ginagawa, aba, Garuda isa na, sabi sa Bicol. Okay lang sa kanila. Wala silang naramdamang lungkot. Bagamat kaming mga manggagawa, kaming mga pastor na buhay na po namin ang likod ng pulpito. Talaga pong nakadama po kami ng bigat ng kalooban. Nakadama po kami ng lungkot. Kasi dito na po kami nabubuhay. Sabi ko nga, isang Sunday na hindi ako makapreach, iba na po yung pakiramdam ko.
kasi kagalakan ko po na magamit ako ng Diyos ayon sa ministeryo na pinagkatiwala sa akin. Alam niya na mga kapwa ko, pastor. Alam niya na mga kapwa ko, evangelist. Na mga kapwa ko, preacher at mga ngaral. Kapag kayo in-stack, isang buwan, hindi kayo magpipreach, iba na po yung maramdaman ninyo. Hahanapin ninyo yun kasi yun ang buhay nating mga preacher, mga ngaral. Kaya nga po, nung ako po ay nandoon sa Palawan at ako po ay 50 days na na-lockdown doon, salamat naman po doon sa Zion Church na tumangkilik sa akin at sila po ay tumulong din po sa akin. Ako'y pinatuloy sa kanilang mission house at doon po ay binibigyan din po ako ng pagkakataon na mag-live po. At doon ko po na-discover, abay, maganda pala itong live streaming na ito. Bukod sa libre, hindi lang nationwide, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi worldwide. Pwede mong mapahatidan ng mensahe, makapakinig sa iyong pangangaral, yung iba-ibang mga tao sa iba't ibang bansa na mga kaibigan mo, kakilala mo, na nagbubukas ng kanilang mga Facebook. Aba, ay sabi ko, napakaganda pala ng estratehiyang ito. Kaya pag uwi ko dito, nung ako po ay makabalik na po dito sa Cavite, at ako po uli ay na-lockdown, na-quarantine, naisip ko po na magla-live streaming na ako. Dahil hindi kaya ng kalooban ko na ako ay ma-stack na hindi nangangaral ng salita ng Diyos. O kayo na may mga gift sa pangangaral. Alam nyo yan. Kapag ikaw ay may talent, may gift ka na binigay sa iyo ng Panginoon at hindi mo yan magamit, makakaramdam ka ng panghihina, mag-struggle ka. Kaya hindi masaya yung buhay nyo. Nakakaramdam kayo ng lungkot. Kasi kagalakan natin magamit tayo ayon sa kaloob ng Diyos na nasa atin. Kasi malaking pananagutan po yan kung alam natin na tayo tinawag ng Diyos, pinagkalooban tayo ng Diyos, binigyan tayo ng talent ng Panginoon, binigyan tayo ng gift sa pagtuturo, pangangaral. Pagkatapos, in-stack lang natin yan. Sinarili lang natin, hindi natin na-share. Malaking pananagutan yan. Kasi yung mga binigyan ng talento, hindi ginamit yung talento nila. Hindi ginamit yung talent nila. Nanagot sila sa nagbigay. So alam yan ng bawat isa ng mga manggagawa. Kaya nga ito po, kagalakan ko na laging magpagamit sa Panginoon. At katulad nga ng pinag-uusapan natin, balik tayo sa buhay ni Daniel, hindi siya pwedeng ipa-stop na mag-pray. Kahit katumbas ng kanyang buhay, kahit na ito ay maglalagay sa kanya sa panganib, kahit na ito ay magiging dahilan na siya ay ipakakain sa leon, hindi siya natakot. Bakit? Alam niya, kung mamatay man siya, at least ginagawa niya ng buong katapatan ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Amen. Alam po ninyo, ang iyo pong lingkod, na-diagnose po ako. Pagkatapos po ng operation sa akin, last November 6, dito po sa Santa Rosa Medical Center, na-operahan po ako sa tumor at halos kasinlaki po ng ulo ng sanggol yung tumor na tinanggal sa akin. At pagkatapos pong matanggal ang tumor, nakita po sa biopsy result na ako po ay may cancer. Leiomyosarcoma po yung aking cancer. So ang sabi ng mga anak ko, pa, magpa-chemotherapy ka na. Dahil ito yung advice ng mga doktor, ng oncologist na tumingin sa akin. Kailangan kong magpa-chemotherapy. Pero hindi ko po pinanghawakan ang advice ng doktor, ang sinasabi ng mga anak ko, pa, umistop ka na lang, stay ka na lang sa isang lugar, kaya ka naming pakainin, sabi ng mga anak ko. Huwag na akong humayo, pumunta pa kung saan-saan. Pero hindi. Bakit? Mayroong nakaatang sa aking tungkulin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi po ako napahinto. Bagkos, ako po ay humayo ng humayo. Sabi ko, patay, kung mamatay ako na nasa misyon, at least ginagampanan ko yung gawaing ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Sa kabila po, na ako po ay na-diagnose na may cancer, hindi ko po pinanghawakan yun dahil ako'y naniwala mas makapangyarihan
ang Diyos na sinampalatayanan ni Daniel, ang Diyos ng mga patriarka, ng mga banal na propeta, apostol, na Diyos na tumiro, na itinuturo ng Biblia, na lumikha ng langit at lupa, mas makapangyarihan kaysa, kaysa sa lahat ng uri ng sakit. Kaya po, nanindigan ako doon. O ito po, tuloy-tuloy po ako sa misyon at patuloy akong nangahawakan sa pangako ng Diyos. Ang mabuhay ay para kay Kristo at kung mamatay, pakinabang, suicide na po ako. So, ang mahalaga, nagagampanan ko po ang gawain ko bilang mangangaral na ipapahayag ko ang mensahe mula sa salita ng ating Panginoon. At habang ginagawa ko po ito, abay, nakikita ko po ang proteksyon ng Diyos. Nakikita ko po yung pagsama ng Diyos. Hallelujah. Alam po ba ninyo, sa umaga pong ito, nasa park po ako ng Carmona, Cavite. Maganda po yung park. At ako po ay nag-preach nasa open na lugar. So, para maiba-iba naman. At nakita ko po kung paano po sumasama ang Diyos, gumagabay po sa akin, nagbibigay ng proteksyon. At maraming mga tao hinihipo ng Diyos na parang mga katulad ng angel na inuutusan. Para kung anong kailangan ko, ako po ay matulungan. At patuloy kong ginagampanan ito. Hindi ko iniisip yung panganib ng cancer na sinabi sa akin dahil ako'y naniniwala yung Diyos na tumulong kay Daniel ay Diyos din natutulong sa akin basta tuloy ko lang nagawin yung ipinagagawa niya. Si Daniel, tinuloy lang niya. Sige lang siya ng pray kahit na. Nasa panganib ang buhay niya. Kaya mga kapatid kong minamahal, walang pwedeng humadlang sa inyo at sa akin sa bawat tao sa paglilingkod sa Diyos. Kung hinahadlangan ka ng asawa mo, hinahadlangan ka ng mga kaibigan mo, hinahadlangan ka ng mga relatives mo, ng mga kapamilya mo, o mga kasama mo sa opisina, mga kasama mo sa trabaho, mga pinipersecute ka, huwag kang panghinaan ng loob. Tuloy lang ang pagsiserve kay Lord. Dahil ang taong naglilingkod sa Diyos, iba ang buhay niyan kaysa sa hindi naglilingkod. Dahil nandun ang pagsama at proteksyon ng Diyos. Kaya yan ang masasabi ko sa inyo mga kapatid, mga kamanggagawa sa inyong lahat na naabot ng tinig na ito. So, sometimes marami tayong mga negative circumstances sa buhay natin, pero huwag tayong paapekto. Si Daniel, hindi siya napaapekto sa mga kontrabida sa buhay niya, sa mga gobernador na nagplano ng kapahamakan sa kanya. Bakit? Dahil alam niya na totoo ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya kung alam mo na totoo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, go! Walang pwedeng humadlang. Gawin natin ang ipinagagawa ng Panginoon. Sapagkat ang sabi niya, sasamahan niya tayo hanggang katapusan ng mundo. Kung tayo ay humayo, mangaral ng kanyang salita. Mateo 28, talatang 20. Ituro natin ito sa mga tao na tuparin, ganapin ang kanyang mga alituntunin. Ano ang pangako ng Panginoon? Sasamahan ko kayo hanggang katapusan ng mundo. Ang ibig sabihin, saan ka man naroon, naka-lockdown ka man, nasa lugar ka man ng krisis, nasa lugar ka man na may mga tao na negatibo sa iyo, ang pangako ng Diyos, sasamahan kanya. At katulad ng binanggit ko kanina, kung ang Diyos kasama natin, nasa panig natin, walang panganib na pwedeng manaig, walang masamang plano na pwedeng magtagumpay, walang mga kahirapan na hindi masosolusyonan, lahat yan ay sagot ng Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Magtiwala tayo sa Panginoon sapagkat ang nagtitiwala hindi mabibigo. Amen. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Iyan si Daniel. Nagtiwala lang siya sa Diyos. Kaya yung mga leyon doon sa pagkakalockdown sa kanya sa loob ng kuweba, ginawa lang niyang unan at nakatulog siya ng maayos kasama ng mga leyon. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. At ano po ang layunin na mga pangyayaring ito? Bakit pinayagan si Daniel na makaranas ng ganong katinding persecution? Ang una po na gusto ko pong makita ninyo para makita kung gaano ang kanyang pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. Amen? Hindi siya nag-compromise. Ha, patay kung patay, basta magpipray pa rin ako, magtitiwala pa rin ako sa aking Diyos. Iyon ang una nating makikita. Hallelujah! Pangalawa,
na gusto kong makita natin, si Daniel po ay hindi tumitingin sa mga negative circumstances. Hindi siya tumitingin. At hindi siya nagkaroon ng galit sa mga taong nagbalak sa kanya na siya ipahamak. At hindi niya sinabi, mga walang hiya kayo, mga gobernador kayo, alam ninyong wala naman akong kasalanan. Bakit ako'y pinagbalakan ninyo na ipakain sa leon? Walang ginawang pagsumbat o galit, hinanakit na sinabi si Daniel, kundi ang lahat pinagkatiwala niya sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, doon makikita, bukod sa si Daniel ay mayroong katapatan at pagtitiwala sa Diyos, siya po ay mayroong mabuting kalooban na hindi nagtatanim ng galit o sama ng loob sa mga taong nagbalak na ipahamak siya, sa mga taong maingitin, sa mga taong nakapaligid na nag-isip ng hindi maganda sa kanya. Wala siyang ginawang sumba at wala siyang galit na ipinaramdam. Wala. Dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Salamat din po sa ating tagapakinig, Sister Marjorie po, sa New Zealand po ito. Samahan niyo po ako at patuloy po nating himay-hamayin ang mga pangyayari sa buhay ni Daniel. So hindi siya nagtaim ng galit, hindi siya nagkaroon ng hinanakit o anumang pagbabanta na sinabi niya ay mga walang iya kayo, bakit niyo ako ipapahamak, bakit kayo nagplano ng kapahamakan para sa akin? Wala, pinagkatiwala niya ang lahat sa Panginoon. At ano'y po yung pangatlong layunin, bakit po pinayagan ng Diyos na mangyari ito sa kanya? Kung titingnan po natin sa banal na kasulatan, pagkatapos na siya'y hanguin doon sa kulungan ng leon, sabi diyan, walang kahit ni galos o anuman na natanda na siya ay nasaktan. Pero yung mga nagplano, inihagis doon at sila yung nilapa ng leon. Pero ano po yung pangatlong dahilan, bakit pinayagan ng Diyos yan? Kung babasahin po natin ang bahagi ng kasulatan, ang sabi po dito sa 25 ng chapter 7 ng aklat ng Daniel. Ang sabi, pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan upang sa lahat ng kinauukulan, iniuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at magahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian, mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Ayan. So yung pangatlong layunin na makikita natin kung ba't ito pinayagan ng Diyos sa buhay ni Daniel, para siya ang Diyos ay makilala at may pakilala sa lahat ng bansa na pinakamakapangyarihang Diyos. Hallelujah. So may mga pangyayari pala na pinapayagan ng Diyos na mangyari sa atin na habang nangyayari, minsan masakit, malungkot, nakakasama ng loob. Pinapayagan ng Diyos mangyari, pero pagkatapos ng pangyayari na yan, kung ikaw ay nagtiwala at umasa ka sa Diyos, ipakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at siya ay makikilala bilang Diyos na makapangyarihan. Iyan ang ginawa niya kay Daniel. Para makilala siya na Diyos na makapangyarihan, na Diyos ng himala. Makilala siya ni Dario at may proclaim ni Dario sa lahat ng nasasakupan ng kanyang kaharian na itong Diyos ni Daniel ay makapangyarihang Diyos. Kaya walang pwedeng kumalaban sa Diyos na yan. Lahat ng aking nasasakupan ay kumilala kayo sa Diyos na yan. So ang layunin pala kung ba't siya pinaranas ng ganon ay para maipakilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maipakilala ang hindi masukat na kapangyarihan ng Diyos. Katapatan ng Diyos. Maipakilala na siya ay Diyos ng mga himala na sa kanya'y walang imposible. Amen po. So sometimes may mga nangyayari hindi natin naiintindihan. Sabi ko nga, nung ako po ay ipahintulot ng 2 taon na lockdown, o doon sa hindi nakakalam, bakit po ako na lockdown? Inaaksidente po ako. Nagtamo ako ng 16 na bali sa iba't ibang parte ng katawan ko. 2 taon po akong bedridden.
Tinanggal ang mga buto sa left and right na mga paa ko. Hindi ko po maintindihan nung una. Bakit kailangan ako'y ma-accidente, mabangga ng truck? At magkalasog-lasog ang aking mga buto sa iba't ibang parte ng aking katawan. Bakit kinailangan maubusan ako ng dugo? 36 hours wala akong dugo bago nasalinan. Patay na po dapat ako. Pero nagulat ang mga doktor. Bakit ako walang dugo pero may heartbeat po ako? Pumipintig ang puso ko. Nasalinan ako ng dugo. Inabsorb ng katawan ko na buhay ako. Kaya lang dahil bali-bali ang aking mga buto left and right ng aking mga paa durog. Nagka-infection po ako. Tinanggal ang mga buto sa left and right ng mga paa ko. Wala na akong pag-asang lumakad. Pero isang gabi, may napakita sa akin sa pangitain na nakaputi na hindi ko makita na malinaw ang mukha. At siya ay nagsabi na ikaw hahayo at magpapatutuo ng dakilang bagay na ginawa sa iyo ng iyong Panginoon. Hindi nagtagal nang suriin ang aking hita na tinanggalan ng mga buto, ang aking bintis na tinanggalan ng mga buto, nakita tumutubo na ang mga buto. Tumutubo ang mga buto. Hindi po instant healing. 2 taon po akong bedridden. After 2 years, saka po tumubo ang mga buto ko. At hindi nagtagal, gumaling ang 58 na sugat ko. Nanumbalik ang aking mga buto. At ngayon po, na-realize ko, bakit ako ipinaintulot ng Diyos sa mahirap na sitwasyon? Bakit kinailangang maranasan ko sa loob ng 2 taon na ako'y matagtad ng sugat, na ako'y mamaho, maalsa ng buto, maubos ang lahat ng aking mga kabuhayan? Iniwan ako ng ilang kong mga kaibigan at kakilala. Halos wala nang dumamay sa akin. Pero ang Diyos po ni Daniel, naniniwala po ako, siya po ang dumamay sa akin. Nung panahon wala nang tumutulong sa akin, mayroon pong isang taga-Amerika, hanggang ngayon hindi ko po siya nakita, hindi ko po siya kilala. Nagpakilala lang sa pangalang Kati. Alam mo ninyo, nakabalita siya tungkol sa akin. Siya po yung nagpapadala sa akin ng pera. Pero pag nagtatanong ako ng information tungkol sa kanya, hindi niya po sinasabi. Hindi niya sinasagot. Kaya tanong ko kung siya ay may pamilya, saan ang pamilya niya sa Pilipinas, ano ang katayuan niya. Ayaw na niya po akong replyan, di siya nagpapakilala. Pero sige po ang padala ng tulong sa akin nung panahong walang-wala na po ako. Dahil 2 taon nga po ako na nasa pagpapagamot. Naubos ang lahat ng aming kabuhayan nung walang-wala na kami may tumutulong na hindi ko kilala. Hanggang ako po ay nakarecover. Ang dami pong pinadadalang pera. May 14,000, may 18,000, may 23,000, may 8,000. So, sige po ang padala. Pero wala pong kondisyon kung ako'y magbabayad. Basta po nadating yung tulong sa Western Union. Ang kumukuha yung anak ko po. Pero hindi po nagpapakilala yung nagpapadala ng tulong sa akin. Hanggang nanumbalik ang aking mga buto, gumaling ang 58 na sugat ko. At nung ako ay gumaling na, yung sinabi sa akin na ikaw'y hahayot magpatutuo, ay ginampanan ko po. At dahil po doon, bit-bit ko po ang patutuong yan, na na-realize ko po na lahat ng mga negative circumstances, mahihirap na pinagdaanan ko, ay sadyang ipinahintulot ng Diyos para itanyag at ipatutuo ko sa mga tao na ang Diyos na may likha ng langit at lupa ay na makapangyarihan sa lahat, ay patuloy siyang gumagawa, existing ang kanyang mga himala, bumubuhay pa rin siya ng patay. Nagpapagaling pa rin siya sa mga may sakit. Nagpuprovide pa rin siya sa mga pangangailangan ng kanyang mga lingkod. At yung pangako niya na hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan, pinatunayan niya sa aking buhay. Sapagkat nung wala nang tumutulong sa akin na kaibigan, kakilala, kamag-anak dito sa Pilipinas, kamangha-mangha, na may tumulong sa akin na hindi ko kilala na taga-Amerika. At hanggang ako po'y nakarecover at gumaling, pinutol na po ang communication namin. Nawala na po kami ng kontak pero pinatapos pa niya yung anak ko sa kursong nurse hanggang makagraduate. Pagka-graduate, wala na po, putol na po ang communication. Hindi ko na po nakilala ang taong ito. Hindi ko po nakita ang taong ito. At doon ko po na-realize na kung paano sa panahon ni Daniel nagpadala ang Diyos ng angel para siya proteksyonan at hanguin, mahango doon sa kuweba. Ay ganun din po ang ginawa ng Diyos. May tao ding ginamit para ako'y tulungan hanggang sa ako'y mahango sa aking pagkaka-lockdown. 2 taon akong lockdown. Hindi makamove, walang buto ang mga paa. 38 ang stainless, 58 ang sugat. Lockdown ang buhay ko. Pero ang Diyos na makapangyarihan sa lahat
ay gumawa ng kamanghamanghang bagay sa aking buhay. At iyan ang dahilan. Kaya hindi po ako mapigilan ng sinuman na humayo at magpatotoo sa ang dakuman lugar ng ating bansa at sa iba't ibang bansa. At nang magkaroon ng lockdown, ito rin ang nag-udyok sa aking puso na patuloy na mangaral kahit sa pamamagitan ng live streaming para sabihin sa inyo na makapangyarihan ang Diyos na sinampalatayanan ng ating mga patriarka, ng mga banal na propeta na katulad ni Daniel, na yung makapangyarihang Diyos na yan ay naghimala sa akin. At iyan ang dahilan kung bakit hindi ako mapigilan ng sinuman. Alam mo ba ninyo na minsan ay nagpupuyat po ako. Alas dos ng madaling araw ako po ay gising. Nagbabasa ng mga bahagi ng kasulatan. Dahil gusto-gusto ko po makapangaral na makapangaral. Pagkakatapos ko po magturo at mangaral, ako po ay nagbabasa, nag-aaral. Binubuhos ko po yung panahon ko sa ministeryo ng pangangaral ng salita ng Diyos. Pinaghahandaan ko po tuwing umaga. Alas 5 pa lamang ako po ay naligo, nagbihis para po sa ministering ito. Hindi ko po alam kung sino-sino yung taong makikinig sa akin. Hindi ko po alam kung sino-sino yung mga tao na maglalaan ng oras para samahan ako sa live streaming na ito. Pero pinakita sa akin ng Panginoon, gawin ko lang itong ministry na pinagkatiwala niya sa akin, na patuloy na itanyag at itaas ang kanyang banal na pangalan at ipangaral ang mabuting balita, ipangaral ang kabutihan ng Diyos, ipangaral ang himala ng Diyos, ipangaral na ang taong nagtitiwala sa kanya, hindi niya binibigo. Ipangaral ang tungkol sa kaligtasan. Ipangaral ang muling pagbabalik ng Panginoon. Ipangaral ang mensahe na nanais ng Diyos iparating sa huling panahon. Ito po ay patuloy kong ginagampanan. Kaya nga po, salamat na kayo po ay nakikisa at patuloy na sumasama sa inyong lingkod. At kung maaari po, tuwing umaga po, samahan niyo ako. Alas 6 po tayo nagsisimula. On time po tayo. At alam ko po na hindi aksidente na ikaw ay nakikinig ngayon. Hindi aksidente na narinig mo ang mensaheng ito. Ito ay plano ng Diyos para ikaw ay palakasin, para ikaw ay patatagin, patibayin sa gawaing paglilingkod. At ikaw ay patuloy na ma-encourage kahit nandiyan ka sa loob ng iyong bahay. Huwag kang panghinaan ng pananampalataya. Ano man ang negative circumstances na naranasan mo, huwag kang panghinaan ng pananampalataya. Ang Diyos ng mga patriarka, banal na propeta at apostol, na Diyos na tinuturo ng Biblia na lumikha ng langit at lupa, ay totoong buhay at makapangyarihan na ang sino mang nagtitiwala sa Kanya ay hindi mabibigo. Kaya nga, sa lockdown sa buhay ni Daniel at sa lockdown na naranasan ko, ay patuloy kong pinatutunayan sa inyo, totoo ang Diyos na itinuturo ng Biblia na sinampalatayanan ng ating mga ninuno mula kay Abraham, Jacob, Isaac, Moses, at sa lahat na mga kinilalang patriarka o mga dakilang ama nung unang kapanahunan, ang Diyos ng mga banal na propeta at apostol, na Diyos na itinuturo ng Biblia, buhay at makapangyarihan, at siya ay patuloy na gumagawa hanggang sa kapanahunang ito. Kaibigan, kapatid, pinupuri ko ang Panginoon, pinasalamatan ko ang Panginoon sa umagang ito na tayo po ay nagkasama, sinamahan niyo ako sa live streaming na ito. Kung kayo po ay mayroong mga pangangailangan, mayroong kayong mga prayer request sa Panginoon, lalapit na po tayo sa pamagitan ng panalangin. Salamat po, Sister Minda Dison, sa inyo pong pagsubaybay sa aking pangangaral dito sa Facebook, through Facebook. At sa lahat ng mga nakisa, pagpalain po tayo ng Diyos. Kung kayo po ay may mga prayer request, sa loob ng ilang saglit, yumukod po kayo. Nasa loob man kayo ng bahay, nasa kotse man kayo, saan mang lugar kayo naroon ngayon. Sabihin nyo po ang inyong kahilingan at tayo sama-samang dumulog sa makapangyarihang Diyos na nagligtas kay Daniel, sa Diyos na nagbigay ng karunungan kay Daniel, sa Diyos na patuloy na gumagawa ng himala sa mga patriarka, banal na propeta, at maging sa inyong lingkod. Salamat po. Alam ko, buhay ang Diyos na yan. Magtiwala tayo. Sige po. Sa loob ng ilang segundo, sabihin nyo ang inyong kahilingan. Hallelujah. Glorify your holy name, O Lord. We magnify your name, O Lord God. Narito po, Panginoon, ang aking mga kasama, mga kamanggagawa, mga kaibigan. Salamat, Pastor Camilo Villar, sa Aborlan, Palawan po. Salamat po sa kapatid kamanggagawa na ito na ngayon ay nakiisa sa ating live streaming.
Salamat po, Panginoon, sa mga matyaga na mula sa simula hanggang sa pagtatapos ng aking pangangaral, sila po ay nariyan, nakapakinig, nakinig, at alam ko hinipo mo sila, pinagpala mo sila. Dalangin ko, Panginoon, kung ano mga prayer requests na inilapit nila, binanggit nila, na nais nila, Panginoon, na maranasan sa iyo. Nais nila, Panginoon, na gawin mo sa kanilang buhay. Ako po'y nanalangin at nag-aagree sa kanilang mga kahilingan na ito po iyong katagpuin at tugunin ayon sa iyong mahimalang kaparaanan. Na kung paano mo tinulungan si Daniel sa kritikal na sitwasyon, iniligtas sa mababangis na leon, gayon mo din iligtas ang mga kapatid kong ito sa bawat problema na kanilang kinasadlakan. Malalim man ang kuweba na kanilang kinalalagyan ngayon, malalim man ang balon ng pagsubok sa kanilang buhay, na iniwala kami, Panginoon, hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi sila abutin sa balon ng problema na yan. Ihango sila. Gaano man kababangis ang mga leyon na naghahangad ng kapahamakan sa kanila, na mga katulad din ng mga gobernador na nais magpahama kay Daniel. Ang mga pwersa ng kaaway ng mga demonic spirit na nagnanais na wasakin ang buhay ng iyong mga lingkod. Ama, sa pangalan ni Jesus, nagdi-declare ako ng kalayaan, ng kaligtasan, ng kagalingan, ng himala, ng pagpapala, alinsunod sa pangailangan ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, receive your healing. Kung ikaw ay may sakit, karamdaman mula ulo hanggang talampakan, anuman ang sakit na yan, hipuin ka ng makapangyariang kamay ng Diyos at tanggapin mong himala ng kagalingan. Receive your healing in Jesus' name. In Jesus' name. At anuman ang iyong problema sa asawa, sa anak, sa pamilya, sa kabuhayan, o anumang problema sa pera, mga problema ng mga taong nakapaligid sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po'y nanalangin sa bawat mga inilalapit na mga problema at hinain ng mga taong ito na nakinig at nakiisa sa aking live streaming. Abutin mo sila na iyong mapagpalang kamay. Extend your grace, O Lord. Receive your miracle in Jesus' name. Ayon sa iyong pangailangan, tanggapin mong himala at pagpapala ng ating Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat po aming Diyos sapagkat sa umagang ito, pinagpala mo ang programang ito sa Facebook. Salamat sa aking mga tagapakinig na iyong pinagpala. Salamat na ikaw ay patuloy na gumagabay sa amin, saan man kami pumaroon, anuman ang aming gawin. Salamat na ikaw ay nariyan. Ang pangako mo, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Baspasan mo ang lahat ng aking mga tagapakinig at pagpalain, anuman ang kailang ginagawa at gagawin. At muli sa araw ng bukas, udyukan mo sila na patuloy na sumubaybay at makinig sa pangangaral ng iyong lingkod. Purihin ka aming Diyos sa iyong pinamataas na karangalan ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Salamat, mahal na tagapakinig, saan ka mang lugar naroon. Hindi ko man nabanggit ang iyong pangalan. Salamat kay Pastor Angkoy sa Dinagat Island po yan, na siya po ay nakiisa sa ating live streaming. Salamat din sa ibang mga pastor pa, sa iba pang mga kapatiran, sa iba-ibang bansa, sa apat na sulok ng ating bansa, kayo na nakiisa sa live streaming na ito. Salamat, pagpalain tayo ng Diyos. Tanggapin natin ang bendisyon mula sa ating Panginoon, sa ating Ama, at sa kanyang bugtong na anak na si Jesus na ating tagapagligtas, at patuloy tayong samahan ng kanyang banal na Espiritu. Salamat po, purihin ang Diyos. Hallelujah.